Sa kabila ng patuloy na banta ng pandemya, dinagsa pa rin ng mga taga-suporta ang proclamation rallies ng mga kandidato kahapon. Unang araw ng opisyal na kampanya para sa national positions. Sa ilang proclamation rallies, nagkadikit-dikit na rin ang ilang tao sa audience at halos walang nagsuot ng face shield na mandatory requirement ng COMELEC sa mga campaign-related activity. So we are appealing to the organizers na yung ating pong paggagawa ng mga itong big event, we make sure that we always put in mind the minimum health standard protocol. Kasi nandito pa po yung COVID at though this is now becoming our new normal, wala nang pong mawawala kung tayo nag-iingat. Ayon kay election lawyer Al Agra, mahirap tutukan ang implementasyon ng mga protocols at may kahirapang habulin ang mga lalabag dito. Kasi parang pag nanunuro ka ng ibang tao tapos yung ibang kamay mo, ibang daliri mo nakaturo sa'yo. Diba? So, yes. Kasi lumalabag yung iba pero ikaw lumalabag din, baka mabweltahan ka pa't makasuhan, kaya yung babalik iba siguro hindi na magpa-file ng kaso kasi sila rin lumalabag. Bahagi ng new normal campaign guidelines na ipinapatupad ng COMELEC, nagsusumite dapat ng report sa komisyon ang mga opisyal at kawanin ng gobyerno na naatasang magbantay sa mga rally at iba pang uri ng pangangampanya. We are being assisted po sa ground level by the barangay officials, barangay tarads, and the barangay health emergency response team or BERT. They need to submit within 72 hours after the conduct of a campaign activity. Ang paglabag sa health protocols at minimum public health standards, hindi pasok sa listahan ng election offenses. At bagamat maaring kasuhan ng paglabag sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public concern act at mga lokal na ordinansa, paglilinaw ng COMELEC. For the most part, we're approaching this more as a preventive in a preventive capacity rather than a punitive nature. So the idea is to keep them compliant so that they can keep on doing the rally rather than swooping in there at the first instance of violation and stopping everything cold. Pero sa mga desidido namang formal na magreklamo, maaring idiretso ang inyong sinumpa ang salaysay at kalakip na ebidensya sa piskalya. Nagbabala rin ng COMELEC, bawal ang pagpapaskil ng campaign posters sa labas ng designated common poster areas at mga poster na hindi pasok sa tamang sukat na 2 feet by 3 feet. Maging mga poster sa private property, dapat sumusunod sa sukat na ito. Kasado na rin ang upland baklas sa iba't ibang parte ng bansa kaugnay sa illegal posters. Ina Reformina, ABS-CBN News.